Magandang araw po sa inyo lahat, si Mami Kuku po ito at tayo magkukwentuhan. Naku, ayoko nang makinig ng mga pangit na balita. Grabe, hindi ba kayo nauumay sa mga balita lagi natin napapanood sa TV? Na pagbukas pa lang ng palabas sa balita, eto, tumaas ito. Eto, ganun ito. E alas, parang ano ba ito? Ano nangyayari? Ganyan ba? Nakakaumay na, di ba? Kaya nga ako, misa ayoko na manood ng mga balita sa TV. Kasi nga, mas marami pa yung negatibo na ibinabalita kasi positibo ang binabalita. Di ba? Dapat may balance. Baga sa nagiinom man, eh pag uminom ka, kailangan may pulutan din tayo para to balance. Kasi kung inom ka na inom, ay babaksa ka agad. Di ba? Eh kung samtana may pulutan ka, eh di medyo tatagal pa. Magkukwentuhan, gaganda ang pakiramdam natin, di ba? Magbagasan na, matutuwa-tuwa ka, di ba? Isa yung laklak ka ng laklak. Ganun din ang balita. Pag ang balita kasi, purong pangit. Eh, ayaw mo na parin ba, ano ba nangyayari? Ay wala lang pag-asa sa buhay ng ganyang mga balita na yan. Kaya ako, ito, ibabalita ko sa inyo. Yung balita maganda. Si PBBM, nag-open siya, opening ng Clark Airport. Yan. Diba, yung nag-visit siya sa US nakaraan, eh, para mag-open ng mga negosyo. Ngayon, tatanungin niyo sa akin, bakit ba dami-dami airport natin ngayon? Una, dati lang, Mia lang, Manila International Airport lang, isa lang. Bakit ngayon ang dami-dami na airport? Oh, yun. Alam nyo, tulad dito sa atin, di ba, gumagawa tayo mga daan, tulay, para sa mga mansasaka, para mga gulay, eh, maayos, makadravel ng maayos. Kasi kung kukunti ang daan, sira-sira ang daan, eh, bago dumating dito ang mga agriculture product natin, eh, wala, binasa na, di ba? Lanta na, lukbo na. Ganyan mangyayari. Ngayon, tayo, hindi lang tayo sa local na yun umaasa. Kaya nga pumunta sa PBBN sa ibang bansa to open trade, ika nga, yung negosyo. Encouraging foreign investor to invest in our country. Paano tayo mag-i-invest sa bansa ng Pilipinas kung makikita natin airport at iisa, tapos sa lukbo-lukbo. Kaya nga pinapaganda niya ang natin. Para makikita din ng pagdating pa lang ng mga investor at bibisita. Siyempre, pag ikaw mag-i-invest sa isang lugar, eh definitely, titignan niyo muna ang area. Pagpunta mo sa bansa na yun, titignan mo muna, ang ganda ng airport dito. Di ba? Ibig sabihin, talagang ang bansa nito, talagang inaayos talaga nila to yung mga investor para mahingkayat na mag-invest atin. Sabi, ay, hindi problema ang travel dito. Kasi yung mga mostly international businessman, yung mga malalaki multinational businessman, eh, busy yan. Gusto niya agad paglapag yan, direkta na. For example, kaya nga, nagtayo tayo sa Cebu, sa Davao, sa Clark, sa Bulacan. Kasi, if ever, yung investor, eh, papasok sa isang negosyo, for example, I want to open a business or a factory in Cebu. Diba? So, sa Cebu, may airport doon. Kung si mga CEO nila, for example, pupunta rito, direkta na sila sa Cebu, hindi na sila pagdadating sa na MIA airport, tapos bago travel ka ilang oras, tapos napaka hassle sa kalila yun. Ngayon, kung may direkta tayo airport ng bawat lugar, meron, so, bawat lugar, makakatayo ng negosyo ang mga investor natin. Pwede sila, kung gusto nila sa Cebu sila magtayo, okay. Sa Davao, okay. Sa Bulacan, okay. Lahat yan. Kasi, meron direct flight na sila. O, gusto nila direto, dito tayo. So,
mas convenient eh. Even yung mga OFW natin. Oh, imbis na dodoble-doble, sasakay dito, sasakay sa travel. Hindi na, direct na, direct. Kaya mga taga Bisaya, mga OFW, diretso na sila sa Cebu. Oh, sa Mindanao. Oh, hindi na sila mahihirapan na tatravel pa, babalik pa, ganyan. Hindi na, direkta na sila. Kasi nung araw kasi, babasan yan ang MIA, pagkatapos ang MIA Airport, eh, ano pa sila ng barko, tatransfer pa sila, wala sila direct flight. Ngayon may direct flight na sila, di ba? Yun ang maganda rito. Yun, kaya hindi tayo nahihiyang i-invite ang ibang bansa. Kaya nga, yung pumunta si PBBN sa US, talagang proud niya sabihin na, punta kayo, visit our country. Oh, para makita nyo ang business opportunity ron. Yan na maganda rito. Oh, yan na magandang balita. Oh, diba? Magandang balita, nakaka-boost ng energy natin, boost ang ating confidence na, oy, may dadating ng mga negosyante para mag-impis atin. Diba? Rather na, hindi natin pagandahin sa mga nila kasi bakit pinapaganda pa kailan mahirap ang tao. Alam nyo, pag tayo, parin kang ikaw, mag-apply ka sa trabaho, sa isang trabaho, mag-gusing ka, nilimahit ka, umapply ka, tatanggapin ka ba? No. Diba? Kaya kailangan i-presentable na, present natin ang ating bansa. Yung bansang Pilipinas, pag present mo na maganda, dadating yung mga investor. Sana nga maging kagaya ng ano eh, kasi sa ibang bansa, sa Japan, sa China, di ba yung mga ibang bansa eh, nag-open sila ng mga factory roon. Sana mag-open din tayo ng factory ito, di ba? O mga cellphone company, dito lang sa atin. Sana, ganun, di ba? Ang dami kaya natin magagaling na labor dito na hindi kasi mamumblema kasi ang Pilipino magaling sa trabaho eh. Eh kaya nga yung mga Pilipino ini-import, kinukuha pa ng ibang bansa eh, dito kayo magtrabaho sa amin. Kasi talagang trabaho, di ba? Eh kung hindi na ninyo na yung factory dito, di mas maganda pa. Ang dami kayang makukuli ng empleyado rito, hindi na sila na mamumblema, di ba? Yun ang magandang balita. Oh. Kasi ako, gusto ko lagi magandang balita. Kasi pag negative tayo ng negative, datating sa atin negative din. Di ba? Oh. Ay di ba, yun ang nung pa nakarampan, lagi ganyan ang mga balita, puro negative. Hindi pa nga tumataas ang sibuyas eh. Naku, mawawala na sibuyas. Oh. So, mga ibang mga negosyanteng, alam mo na, eh, uy, sinabi na sa balita, tasa natin, tago natin. Ganun na nangyayari. Eh, kung hindi nyo ginagawa ganun, alam nyo, nung araw, panahon namin, yung mga presyo ng gulay, hindi binabarangga sa TV, hindi pinapakita yan. O, tanong mo sa nanay nyo. Hindi pinapakita yan. O, itong presyo ng gulay, itong presyo ng galungong, presyo, hindi pinapakita yan. So, bagas lang, wala sila advertising. Pag wala, hindi ni-advertise yung gulay, ganyan, ganyan ang gulay. Ay, kamura-mura. Nagagalit na nanay ko sa akin nung araw eh. Kasi nga, ako, pagkakupit nito sa palengke, gusto ko ang lalagyan ko, puno. Eh, kung konti lang, ang perang binibigay sa akin. Kasi budget lang, mahirap lang kami. Ang ginagawa ko, pupunta ako sa tindahan ng mga gulay. Doon ako bumibili. Eh, lahat ng mahaba, binibili ko. Mahabang sitaw. Mahabang yung upo. Talong. At mahaba. Kaya, yung basket ko, kasi nung araw basket uso, hindi plastic eh. Yung basket ko, puno na. Tapos, may sasako pa ako, bit-bit. Dadala ko, uwi ako, dami kong nabibili. Kasi hindi naman in-advertise yan, hindi naman yan sinasabi. Oh, yan, gulay na yan, ganyan, gulay na ganyan, ganyan. Yung galunggong ganyan. Hindi pinapansin yan. Never heard yan sa mga tao. Hindi na pinapansin yan. So, mura yan nung araw. Eh ngayon,
lagi pinapakita sa TV. Oh, naku, magyo. Tataas ng bigas natin. Oh, ano? Inuunahan ba? Inuunahan, siyempre, yung mga swapang na negosyante. Eh, naku. Oo nga, nung bumabagyo, pwede natin tabi natin itong nabili natin lumang ano. Ganun na nangyayari. Imbis na ng ginhawang tao, eh, naging nahihirapan dahil sa mga ganyang advertising. Oh, di ba? Ganyan. Ganyan, balita. Ano yung pagbabalita yung pag advertise na eh? Oh, di ba? Oh. Eh, kaya nga ako, kaya nga sabi yung bandahon, eh, pinagalita ako na nanay ko eh. Dahil sa dami ng puro gulay yung binibili ko para mapuno ang lalagyan ko. Minsan, sako pa ako. Sunod na pamamalengke ko. Sabi na nanay ko, subukan mo. Bumili na mo ulit mahaba upo, mga patola, mga puro mahaba. Ikaw na lahat ang kakain niyan. Pero nanay niya kasi ayaw na nga eh. Kaya minsan, yung paglalagay nila ng ano nako ang ano nung dati ganyan o halaga na sitaw ngayon so tumaas ng ganyan tumaas ng ganon yung ibang palengke na hindi naman talaga purposely na magtataas dahil nabili nila mura eh hindi may natira pa sila dahil ng mga bawang sibuyas eh tumatagal naman yan. So, laging pagbukas ng TV, baka naman tumaas ulit si buyas, talagayin na natin, mataas na presyo na. Ang ganun nangyayari. Oh. Eh kung hindi nyo pinapakita ng ganyan, hindi na nalaman nila. Di ba? Hindi naman, ay, mabibenta na, kung anong presyo na bilili na nung araw, may bibenta na ganun din, di ba? Eh, hindi. Kunyari, ang sita, bentahan nila, 10 piso, santale. Eh, biglang sabi, uy, naging 20 pesos na ang tisita ngayon. Ay, 20 na. Sabi doon sa TV, 20 na. Ganun nangyayari yun. Oh, di ba? Kaya gusto ko, puro magaganda na ikukwento ko sa inyo. Ayaw ko na yung pangit. Hindi na nga ako maganda, pangit pa ibabalita ako. di ba? Oh, at least yung magandang balita na may ibalita, ikuwento. Di ba? Oh, kagaya yan. Marami na tayo airport. Marami na natin daan at tulay na ginawa. Ay, time na lang kailangan natin yung pagpasok ng investor, pagpasok ng pag-harvest ng agriculture para makabiyahin ng gusto, yun ang magandang balita. Yun ang iniintay natin para diretso na ang asenso ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo at nagkwentuhan ulit tayo. Ito po si Mami Coco. Kung nagustuhan niyo po ang kwentuhan ko lagi, paki-like lang po. At paki-subscribe para lagi po tayo nagkikita-kita lagi. Love you all! Bye!